Ayun, daming dahon. Parang nagti-3 stems na siya. Tignan nyo, oh. Ang liit lang siya nang nabili ko, si Lucky Pink. Pero, ang dami na niyang bago. Ganyan yung kulay niya, itim. Parang dumi pala. Kung mahina yung boses ko, pagpasensyahan nyo na po. Kasi may nagdadasal sa loob ng bahay. Pag rain water yung pandili ko, hindi ko na ginagamitan ng... Hello everyone! Welcome back to our channel! In today's video ay magdidilig tayo ng ating mga aglaw. Ito yung aking naka-assign na idilig ngayon. At pag nagdidilig ako nito, nilalagay ko siya dito sa lamesa. And then naisip ko na ililipat ko na siya ng pwesto kasi established na siya. Nilalagay ko lang kasi sila dito sa baba. Ayan. Kaya lang, since yung ano niya, yung iba hindi naaarawan, madilim ata. Yan. Kaya lang yung iba, hindi siya naaarawan ng maayos. Kaya look nyo, nakatagilid siya. Ibig sabihin, pag ganyan, naghahanap siya ng araw or sinusundan niya yung sikat ng araw. Ang araw dito, mga ano lang siya, hanggang alas 11. Sa ilalim, hindi na lalo kasi filtered na yon. Yan yung tekniko pag nagpapa-stable, establish ako ng halaman. Nilalagay ko sila sa bandang ilalim. Ito, kakaripat ko lang nito last month. Yung ibang mga halaman ko dito. Yan. Diba? Ang kakapal na nila. Ito, galing siya kay Miss Bethany. Thank you po. Pinadala niya ako ng mga aglaw na 5 piraso. Iba-ibang variety. Tapos, niripat ko lang yung ibang aglaw ko. Ang kakapal na nila. Ayan o. Oh. Diba? Hindi siya ganyan dati. Pero, tignan nyo naman. Nakatagilid siya. Kaya naaawa ako sa kanya. Gusto ko siyang ilipat na ng pwesto. Kaya, tatanggalin na natin. Nagmamadali ako mag-delay. Kasi, may ano dito eh. Yung pabasa. Padating na yung babasa. Diba pag may mga namamatay, ganyan. Nagpapabasa tayo hanggang 9 days. Tapos 40 days. Ganyan. So, kaya ako busy lately, brother-in-law ko namatay. So, ingat-ingat kayo ha. Dahil sa sobrang init, madami yung mga inaatake sa puso, ganyan, inom kayo ng maraming tubig. So, kami yung nag-aasikaso. 4:30, dadating na yung mga yon. Kailangan ko lang silang diligan kasi madidehydrate to. Dapat nung isang araw ko pa sila diniligan. Kaya lang, hindi talaga kaya ng powers kasi pupunta sa Burol, hindi kasi dito, 'di ba? Iwas COVID, pupunta sa Burol, tapos magpapahinga, babalik ulit, ganyan, balik. And then inilibing. So hindi ko naasikaso yung halaman ko sa totoo lang. At hindi ko siya pinapadiligan sa iba. Look niyo naman 'to. Grabe naman siya. Ay. Yan. Tignan nyo, oh. Ang liit lang siya nang nabili ko, si Lucky Pink. Pero, ang dami na niyang bago. Ayan, oh. Ingit na ingit yung tita ko dito. Sabi niya, ang ganda-ganda. Pero, hindi daw niya mabili kasi mahal daw. Sabi ko, next time. Ito pa, oh. Ay, tanggalin natin tong flower stalk niya. Ayan, oh. Yan. Technique po para lumago sila ng makapal na makapal. At hindi niya mahati yung energy na para sa mga dahon ng aglaw. Tinatanggal ko yung flower stalk. Kahit saan, tinatanggalan ko sila ng flower stalk. Kahit sa mga peperomia ko, tinatanggalan ko rin po sila. And nabili ko lang siya. Magugulat si AE Plantita dito kasi nabili ko lang siya ng ilang dahon. 1,500. And then ngayon, ang kapal na. Ang dami na niyang tumubog dahon. At may patubo pa ulit siya. Ayan o, ito, sa tabi ng bulaklak. So ngayon ko lang napansin to na meron siyang flower. Siguro pagkadilig nito after 2 days, tatanggalin ko na. Mas maganda nga pag bago pa lang siya na tumutubo, tanggalin nyo na siya pag pwede na siyang gupitin. Eto, nabili ko lang siya ng 4 na dahon. May natuyo na isa. Etong natuyo na ito, nung time na niripat ko sila, may mga ganun talagang, pag niriripat natin, natutuyo yung bottom leaves nila. At tingnan nyo, ang kapal na niya ngayon. Agla, hindi nyo na ako makikita. Ito din, no? Si Pink Dalmatian. Ito kayo sa kabila. At saka dapat, kailangan natin na siya na ilipat ng pwesto doon sa
sakto yung araw na makukuha niya. Kasi hindi lalabas yung totoong color niya pag hindi natin siya inilagay. Tingnan niyo oh, lahat ng mga aglo ko nakatagilid na ganyan. Okay lang, kailangan nating mag-sacrifice or kailangan nilang mag-sacrifice pag bagong ripat lang. Kasi nilipat ko sila ng pot, lahat. Kaya sila ganyan. Ito meron pa. Yan. Ay, ang daming dahon. Parang nagti-3 stems na siya. Si Pink Chandang. So, si Pink Chandang, ganyan talaga yung color niya. Pero since na hindi siya naaarawan, eto o, oh, mapapansin nyo yung mga bagong tubong dahon. Eto, eto yung bagong tubo. Actually, etong tatlong to. Pero eto naaarawan to dito sa may gilid. Kasi tinanggalan ko ng kalateya yung kabilang gilid. And then, eto. Ayan, tignan yung mga green. Yan po yung mga bagong tumutubo. Eto, ano na siya eh. Pink na siya. Ayan o. Oh. Full pink na kasi naaarawan siya ng dun sa kabilang gilid. So, in today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pandilig sa kanila. Dalawang klase yung ginagamit kong pandilig. Well, mabilis magpalash or magpakapal ang aking mga ginagamit sa kanila. So, proven and tested ko na siya. Hindi ko lang alam sa iba kasi yung iba niyan hindi gumagamit. Pero po pwede kayo na yung mga DIY na mga fertilizer, for example, hugas bigas. So, hindi ko kaya na lahat ng hugas bigas madidilig ko sa aking mga halaman. Pag meron kayong mga hugas bigas, po pwede nyo rin po yung idilig sa halaman. Tinatanong ng iba kung lalanggamin ba, huwag nyong samahan ng bigas kasi talagang lalanggamin sila. Ang gawin nyo lang, hugas bigas, i-ano nyo sa kanila, dilig-dilig. Or, meron din akong ginagamit na tea bag. Ang ginagawa ko, pag naka-tsaan na kami, itatabi muna namin yung mga tea bag na yun. Pag madami na, pagsasama-samain, tapos binabanlawan ko ulit sila. And then, binubudbud ko pagkatuyo, yung mga parang dahon-dahon na maliliit na pag binuksan mo, yung buo-buo na yun. Okay din po yan, pero hindi ko siya ginagawa sa aking mga succulents and cactus. Sa mga house plants ko lang siya ginagawa. Ano pa ba yung mga ginagamit ko dito? Yung dahon ng saging or balat ng saging. Pag mahilig kayo sa saging, yung balat huwag niyo tatapon. Kumuha kayo ng balde na may tubig and then ilagay niyo lang doon. Tadtarin niyo or kahit hindi na nga tadtarin eh. Ginawa ko din po 'yan. Kaya lang since na hindi naman kami mahilig sa banana, hindi ko naman siya araw-araw or madalas ginagawa. Maraming way para magpakapal ng mga dahon ng ating mga house plants. For example, itong aglaw, pero itong dalawang 'to yung ginagamit ko talaga para sa aking mga aglaw. Kunin pa lang muna natin yung isa ko pa dito. Ay, marami rin ako dito ng iba't ibang variety ng aglaw. Kukuhanin ko rin. Meron din dito sa kabila. Ito yung aglaw ko na pinakahuli kong na-order. Ayan, si Pink Emerald Hybrid. Kuhanin na rin natin yung ibang aglaw ko dito. Ito yung mga nauna. Ayan. Ayan sila hanggang sa dulo. Ayan. Kung kilala nyo ako or nasusubaybayan nyo yung mga video natin, yung mga haul natin, alam nyo na hindi ako bumibili ng mga lash dahil mahal. Gusto ko yung konti lang or maliliit lang, ilan daon lang. Ito yung mga ginagamit ko. Bawas na sila ha. Ayan. Humic Plus at saka yung Betchin Ajinomoto. So, paano ko ba sila ginagamit sa aking mga halaman? Parehas po sila, twice a month ko ginagamit. Sa first week, Betchin. Sa second week ay etong Humic Plus. Sa third week ay ito ulit. Sa fourth week ay ito. Baka itanong nyo kung paano po kung ano. Ibig sabihin, once a week nyo lang pala dinidiligan yung halaman nyo. Hindi po. Kunwari sa first week, ito yung dinilig ko. So, pag diniligan ko na sila ng ganito, sa mga susunod na araw, sa buong one week na pagdidilig nyo, tubig na lang ang ilalagay nyo. Sa second week, ito naman. Mamili kayo nung araw kung kailan nyo sila didiligan. For example, sa second week, nagamit nyo siya ng Monday. And then, sa third day, natuyo na agad yung mga lupa. So, didiligan nyo siya ng tubig lang. Hindi nyo siya kailangang diligan ulit ng ganito. Kasi, mai-immune yung halaman natin sa fertilizer. Kaya, yun din, ang ginagawa ko, kahit sa mga fungicide, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng 2 hanggang 3 klase, tapos pinagpapalit-palit ko lang sila. Okay lang po yun. At eto naman, since na ganun din siya sa ating mga fertilizer, pinagpapalit-palit ko din po sila. Pero po pwede kayong gumamit ng eto lang, twice a month, or eto lang. Matipid naman siyang gamitin.
Nabili ko siya sa Shopee ng pangalawang beses ko nang nakabili nito. Ayun, kahit na mahal siya kasi nasa 600 yata yung binayaran ko kasi ay 650 mga ganon. Kasi 600 ko siya nabili sa Shopee and then may additional 50 pesos siya. Kahit na sabi mong free shipping daw, hindi naman eh, may additional 50 pesos. Kung before, hindi ko nasabi sa inyo kung ano yung sukat nitong mga, ng tubig na to sa balde. Nung sinukat ko, itong isang regular na balde, nasa 13 to 15 liters of water. Sukat nyo na lang 13 to 15 liters of water. Or, bumili kayo ng isang regular na balde. Ganun din naman sukat nun. And then, lagyan nyo ng nito, ng Ajinomoto. Mas ginagamit ko to sa pandilig kaysa sa pagkain. Kasi hindi ako naglalagay nito sa pagkain. So, sa halaman ko siya nilalagay. Ayan lang. Tapos, haluin nyo lang siya. After 5 to 10 minutes po, pwede nyo na siyang idilig. And then, dito natin siya ididilig. Ayan lang. Tansyahin nyo lang guys, yung pagdidilig. Ayan. Ang susunod naman na gagawin natin, for example, ito na yung time na gagamit tayo ng Yumic Plus. 2 teaspoon ang gagamitin nyo. Kaya lang, since na maliit yung takalan ko, gagawin ko siyang tatlo. Sukatin nyo din siya pag gagamitin nyo. Same sukat lang din po yung gagawin nyo dito. Ayan o, para siyang uling. So, sakto na yan. Hindi ko na siya lalagyan kasi umano siya dyan, tumapon. Ganyan yung itsura niya pag naihalo mo na sa tubig, color black siya, and ganun lang, didiligan nyo lang din siya. Ayan. Ganyan yung kulay niya, itim. Parang dumi pala. Ayan o. So, wala siyang amoy, parang normal na amoy lang ng tubig. Ang gawa ko kasi sa kanila, tinatansya-tansya ko lang siya ng dili, ng lagay. Ganun lang po yung pagdidilig na ginagawa ko sa aking mga aglaw. Itong Ajinomoto na Betchi na to, at saka itong Yumic Plus, ginagamit ko siya. Itong Yumic Plus, ginagamit ko siya sa aking mga houseplants. Itong Ajinomoto, ginagamit ko din po siya sa lahat. Succulents, cactus, ayan, ginagamitan ko talaga sila. Hindi ko na lang pinapakita sa ibang video kasi ganun lang din naman, paulit-ulit. At kung mahina yung boses ko, pagpasensyahan nyo na po kasi may nagdadasal sa loob ng bahay at ayoko naman na marinig yung ating pinag-uusapan. Parang ano, may dumating kasi tapos nakipagkwentuhan sa akin kaya hindi ko na natapos yung vlog natin agad-agad. So, kailangan ko siyang i-stop muna. So, since na andun na sila sa loob ng bahay, ay itutuloy ko na siya at ganun lang po yung pagdidilig na ginagawa ko. Mas maganda ay takalin nyo or sukatin nyo yung isang pack ng Ajinomoto na 12 grams at ganun din po yung sukat na ginagawa ko. 13 to 15 liters of water sa isang balde or yung regular na balde. Hindi ko na sinusukat yung balde ko, kaya lang maraming nagtatanong sa inyo na ano daw yung sukat, ganyan-ganyan, dapat sinabi ko daw yung sukat. So, 13 to 15 liters of water po. Mapatap water yan or hindi, okay lang. At saka guys, pag rain water yung pandilig ko, hindi ko na ginagamitan ng mga to. Hindi ko na sila ginagamitan kasi fertilizer na rin sa ating mga halaman yun. Maganda sa halaman natin ang
rain water. So, yung tap water ko na nasa drum, na ilang araw na nananod dun sa drum, yun yung ginagamitan ko ng ganito. Pero pag rain water ang ginagamit ko, hindi ko sila ginagamitan. May times na, ano, na nakakalimutan ko silang lagyan nito. For example, may mga lakad ako, ganyan-ganyan. Katulad nga ngayon, dapat last 2 days, nagdilig na ako since na meron akong mga inasikaso or meron kaming inasikaso dito, naging busy kami, hindi ako nakapagdilig. Buti na lang, okay pa yung halaman ko. Ayan na guys, na-share ko na sa inyo yung mga madalas kong ginagamit o inihalo sa mga tubig dito sa aking halaman. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung ginagamit ko. Actually, itong Humic Plus ay matagal siyang gamitin. Ilang grams ba to? Walang nakalagay. Kung 100 grams siya. At ito, ang dami ko ng beses na ginamit. Pangalawang bukas ko na nito. At ayun, bibigyan natin yung tita ko kasi humihingi siya nito. Nakita niya, nagbablog ako kanina. Sabi niya, kailangan niya daw to. O sige, bibigyan natin siya. At dito ko na i-end ang vlog. At bukas, promise, mag-shoutout na tayo. At baka matapos na sila dito. Maghahanda pa ko ng kakainin nila after magdasal. So, I hope you enjoy this vlog. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelara, if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!